strong. Hello mga kalaro, tara, laro tayo. And for this video, ang pag-uusapan natin ay ang pinagkaiba ng pagbili sa surplusan at saka pagbili sa mga second-hand shop like Mandarake and Jungle. Okay? Isa pang pag-uusapan natin kung worth it nga bang bumili sa mga surplusan or easy pass sa pagbili ng mga items sa surplus. So, before we start, pag-usapan muna natin kung ano yung mga surplus or surplus items. Ito yung mga items na binibili or ito yung mga items na galing sa mga taong nag-declutter sa mga bahay nila sa Japan, sa Korea, tapos binibenta nila sa mga second-hand shop. Okay? So, technically, ang Mandarake at saka ang Jungle, second-hand shop din sila. Kasi, binibenta sa kanila yung mga items na hindi na ginagamit, then, binibenta nila as collectibles. So, merong dalawang klase niyan. Merong mga high-end, meron din mga low-end. So, yung mga ibang surplus or recycle shop, nandoon sila sa low-end ng pagbili ng mga disposable items. Okay? Yung mga iba, ginagawa nila, pinagsasama-sama nila, then pinapadala nila sa ibang bansa. Okay? So, dun papasok yung mga surplusan dito sa Pilipinas. Okay? So, yung mga nagbebenta sa surplus, ang ginagawa nila, sinosort nila, and then, tinitingnan nila kung ano yung mga valuables, meron din mga disposable, and then, yun nga, binibenta sa mga collectors. Okay? So, dun pumapasok yung mga items na katulad nito. Okay? Swertihan lang, meron mga times na magagandang items, meron times pangit. Ayun. So, for this video, titignan natin kung ano ba yung mga itsura ng mga items na galing ko sa surplusan. Okay, so tara, let's start. Okay, so let's start with yung nabili ko sa surplus. So, ito yung Gabo Revolver na nabili ko sa surplus for 400 pesos. Napakamura na nun for a Gabo Revolver. I think ang benta ng Gabo Revolver nasa 500 to 600 sa surplusan eh. At this condition, mura na yon. Okay, shout out kay Hunted Toys. Meron siyang FB page. Hunted Toys, napakamura nung items niya, napakaganda rin nung mga binibenta niya, tsaka napakabait na seller. So yun, kung meron kayong hinahanap ng mga surplus items, check out Hunted Toys. O yun, so ito si Gabo Revolver, as you can see, for a surplus item, makinis pa siya. Ito yung sinasabi nilang term na makinis. Usually, pag tinatanong ng mga buyers, makinis ba yung item? So, ganito yung level na tinatanong nila ng makinis. Wala siyang ganong gasgas, as you can see. Pero meron siyang mga paint, scratches. Which is common yan sa mga nabibili sa surplus. Ito, ayan, may mga paint scratches, as you can see. Pero very minimal to sa level ng ng mga surplus items. Kasi, sa mga surplus items, naka-box lang yan eh. Tapos, nakasiksik lang sila sa box. Balibalibag sila kumbaga. Kaya nagkakagasgas. Pero kung maingat yung mga nagbebenta or nagsusort ng surplus, usually naka-cling wrap sila. So most likely yung mga ganito, ito yung mga naka-cling wrap. Pero I'm not sure eh. So, pero ito kasi maganda pa for its condition. Okay, so pag bumibili sa surplus, ano ba ang dapat tinitignan? So may mga things akong tinitignan pag bumibili ako sa surplus. Number one, yun nga, yung mga broken parts. So, you have to check kung may broken ba siya. So, dito sa Gabo Revolver na to, wala siyang broken parts. So, gumagana lahat siya. Ayan, lahat ng function niya, gumagana. Okay? So, i-off muna natin. So, lahat ng functionalities niya, gumagana. So, yun yung number one. Then, number two, mga scratches. So, since ito, minimal yung scratches, so binili ko siya. So, yun. Pag minimal ang scratches, worth it, bilin siya. And then, number three is kung may missing part siya. So, sa mga narikiri na or mga weapons na set, ang usually nawawala yung mga battery cover. At saka yung, let's say, for example, this one, ang missing nito,
yung battery niya, yung mga dyno batteries niya. So nilagay, actually meron akong extra, eto, yan, meron akong extra. So okay lang 'yon. So sa surplus, yun yung fun thing sa surplus. Kung may missing siya, yung fun ng hunt. O yun, yung thrill ng hunt ng mga missing parts. Pero syempre, ako kasi mas gusto ko kung bibili ako, kumpleto na. Pero kasi yung iba, yun yung ini-enjoy nila, yung thrill ng hunt. O yun, ng missing na items. Pero yun, sa mga items ko sa surplus, yun yung isa kong tinitignan kung kumpleto ba siya. So ito, ang number one, ano ko lang naman dito, requirement ko lang is kung may battery cover. Kasi usually yung mga battery covers, mahirap hanapin yan eh. And then, pag sa mga robot naman, usually ang nawawala, yung mga weapons, ang pinakamahirap yung mga fist eh. So yun. So yun yung mga things na kailangan yung i-check sa kung kulang or complete ang items nyo. Okay? Ang next naman, I think, is yung electronics. Kung gumagana ba yung electronics. Majority kasi sa mga surplus, yun nga, nababato. O yun. Tapos yung iba, mali yung paglinis, binubuhusan ng tubig. So, ang nangyayari, hindi na gumagana yung electronics. So, for this one, gumagana siya. As you can see, ayan o, malakas pa. Lahat ng functionalities niya, gumagana pa. Ayan o. So, kailangan yata malakas. Ba't di siya gumagana? Ah, kasi wala siyang battery. Wala siyang beast battery. So, yon. So, ayan, as you can see, gumagana naman siya. Ayan. So, plus points yon pag ano, pag gumagana ang binibili nyo sa ano. So, sa surplusan. So, for this item, napakasulit niya na. 400 pesos lang. And I get to have a Gabu revolver. So, let's move on. Dun sa isang item na binili ko sa Mandarake. Ang Mandarake naman, second-hand shop din siya. So, kagaya ng sinasabi ko, halos parehas lang siya with the surplusan. Ang pinagkaiba lang ni Mandarake, medyo high-end lang yung collectibles niya. Mas mataas lang yung appraisal niya, kumbaga. So, ito naman yung nabili ko sa Mandarake. Sa Mandarake kasi may mga classification sila ng items kung ano yung appraisal nila. So, usually, meron yung loose, okay? Meron siyang used, tapos package damage siya. Please take note yung used. Pag used, most likely may mga scratches siya, may mga worn na parts siya. Even if nakalagay na used, tapos merong packaging, most likely merong gasgas yung item. Then meron ding package damage lang, okay? Pag package damage, usually MIB yan. You are guaranteed na makinis yung laman nung item. And then meron ding mga brand new or resealed. Yun yung mga brand new talaga. Okay? So tatandaan nyo, merong loose, merong used pero may box, and then merong MIB, then merong sealed. Yun. So for this one, wala kasi akong makitang MIB, so tinry ko nang bilhin yung used. Okay, so most likely may mga scratches to sa item niya. Okay, nabili ko to for 1,500 pesos. Ang sabi, complete, so tingnan natin, no? So, ito yung laman niya. Okay, yan. So, as you can see, same item, pero ang condition niya is complete. Meron siyang packaging. Meron siyang yung beast batteries and then yung Gabu revolver. Ang isa pang maganda dyan, pagdating kasi ng araw, sabi ko nga sa inyo, yung documentation or yung manual, usually may value sila. So, yon. So, nakakadagdag presyo din, taas ng appraisal din yung kung meron siyang manual. So, yan. Tignan natin yung itsura ng Gabu revolver. I think this is working. Hindi ko siya nalagyan ng battery. So, hindi ko na siya papakita. Pero, as you can see, halos same lang din naman siya. 'Di ba? Mas makinis lang 'to. 'Di ba? Mas kumikinang. Pero makinis na rin yung nabili ko sa surplus. Pero ito makintab. And as you can see, 'yon, sabi ko na nga ba eh, meron siyang mga scratches, so as you can see. Ayan oh, pero very minimal lang. Oh, 'yon.
Diba? Very minimal lang siya. Okay. So, yun yung advantage ng ano, bumibili sa mga high-end or yung mga second-hand na shop like Mandarake. You are guaranteed na kumpleto yung item mo at saka working. O yun. And hindi mo na kailangan hanapin yung mga missing parts. Ang disadvantage lang yan is yung cost. Napakamahal niya. So, kung papipiliin ba ako, ano ba ang pipiliin ko? Surplus ba? Or sa second hand or sa Mandarake ba? Ako kasi, kung ako pa tatanungin, mas gusto ko na yung kumpleto. Di baling gumastos na ako ng konti. Pero syempre, kung panlalaro-laro ko lang siya, or pang, alam mo yun, yung pang-re-review, panlalaro, pag, alam mo yun, paglaro with my kid, sobrang sulit na yung sa surplus. Lalo na pag nakachempo ka ng makinis na item. Like this one. Ayan o, isa side by side ko siya. Ayan o, diba? Wala namang pinagkaiba. Halos same item lang. Ang difference lang, yung quality nung item. O yun. Or rather, yung condition ng item. Yun. Mas same quality lang naman to kasi same factory lang pinanggalingan eh. Pero yun nga, yung condition ang pinagkaiba. Mas maganda yung nabili sa, syempre, sa mas mahal na recycle shop or second hand shop. Ayun. Ayan sila. Final thoughts na tayo. Worth it nga bang bumili sa surplus? So depende 'yon. Depende 'yon kung gaano ka kapasensyoso or gaano kahaba pasensya mo sa paghihintay ng gusto mong item. Okay, sa surplus kasi hit or miss eh. Merong mga times na instant nandiyan na. Mabibili mo na yung gusto mo. Meron naman, makakita ka ng items, pero kailangan mo pa siyang i-restore or kailangan mo pang hanapin yung mga parts. So, depende yan sa, ano, sa gusto mo. Pero kung kunwari, wala kang pasensya and then may money ka naman to spend, I highly recommend na bumili ka sa mga high-end or yung nga second-hand shop like Mandarake and Jungle, bili mo na ng kompleto yung set. It's a matter of ano yan eh, kung meron ka bang budget, kung meron ka bang pasensya. Kung mahaba ang pasensya mo, if you're willing to wait, malaki naman ang chance mo na makompleto yung gusto mo sa surplusan eh. Kasi halos lahat naman nando doon eh. It's a matter of connection, network, at saka pag-aabang sa online. Ayun. So, like for this one, swerte na ako dito. For 400 pesos, 'di ba? Napakaganda ng condition niya. Halos on par siya with the nabili ko sa Mandarake, which is gumastos ako ng 1,500 pesos doon. Hindi pa kasama yung shipping. So, 'yun. Sa mga robot naman, yun nga, kailangan nyo lang din magtiyaga. Pero ako kasi, I'm leaning towards dun sa kumpleto na talaga. Yung talagang satisfied ka. Di baling gumastos na ako ng konti. Pero yun nga, hindi ko naman dinajudge yung mga nagsasurplus. Mataas ang respect ko sa kanila. As in, yung pasensya nila masyadong malaki. As in, to the point na talagang nakukumpleto nila yung collectibles nila sa surplus. Ayun. So, I think that's it for for this video. Till next time. Bye-bye.